pag-email ko, hindi ko nasali siya. Kaya wala siyang alam. Good afternoon, brethren. At sa mga nanonood na mensahe, be like, good afternoon sa inyo, magandang hapon. At welcome kayo muli dito sa ICBC, Independent Christ Baptist Church sa Riyadh. At purihin ang Panginoon. Dito na tayo sa pangalawang bahagi ng ating panambahan. Alright, at to begin with, tawagin natin si Brother Eric sa dalawang awitin. Amen. Tayo po tayo lahat. Tayo ay nagdulog na sa ating pangalawang services ngayon. Amen. Bethlehem of Republic. Amen. Ready. Hallelujah, glory, glory, hallelujah.
Diyos. Sa ating birthday celebrant, maraming birthday celebrant ngayong buwan ito, pero hindi muna ngayon, mga next 2 weeks, 3 weeks pa. So, salamat sa Diyos, matiguang na Diyos. Bahala na. Sige lang, di bali. Magkaroon naman tayo ng incorruptible body pagdating sa langit. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa ating testimonies. Unahan ko na. Kahapon, noong Wednesday, kinausap ko yung amo ko. Parang kinonfirm ko siya kung talaga bang mag-exit na ako or hindi. Or hindi pa rin yung kontrata. Walang problema. So, sabi ko, ano man, sir, sabi ko sa kanya, I will go exit or I will go vacation. Eh, because vacation, every Ramadan ang bakasyon ko eh. Oh. Pag hindi, o di, taposin lang kontrata. Uwi na ako. Tapagod na ako sa trabaho. Ano sabi niya, I'm very afraid if you go vacation, you will not come back. Marami kong gastosin, marami kong utang eh. Kaya siyempre, kailangan pang bumalik. Ayun, siguro talagang, yun sabi ko, mag-apply ako ngayon ng ano, ng application sa vacation ko. Kasi, at aprobahan mo na, kay, para makabili tayo ng ticket na mura. Oo, sabi ko sa kanya, sabi ko, aprobahan mo na. Harap-harapan talaga yung pinilit eh. Siya, okay. Oo, yun naman pala eh. Sige, send email, okay na yun. Yung amo ko na yan kasi, ano yan, malapit sa akin yan. Kami nag-umpisa sa kumpanyang maliit. Okay. So, ang kagandahan kasi kumpanya namin, dito lang ako masahin sa Riyadh. So, hindi ako mapunta ni kung iba-ibang lugar ba. So, okay lang sa akin, bilang pastor, bilang ano na may naglilingkod sa Panginoon dito sa Riyadh, at least nandito na ako. Hindi ako mapunta sa iba-ibang lugar ba. So, salamat sa Panginoon. So, kalooban pa niya siguro ng Diyos na ma-renew pa ako. Kahit may isang taon lang, yearly kasi kontrata ko eh. Yearly. At yearly din vacation, libre Ramadan na lang. Ayaw lang akong payagan lang yung ibang araw. Kasi pinding ng trabaho ko. Ramadan kasi, pwede yung papasok ko sila. Hindi, tamad yan silang trabaho eh. Okay lang. So, salamat sa Panginoon. Hopefully, it will work out and materialize pag nakaalis ako vacation. 29 days lang. Application ko is March 23 until April 20. So Ramadan lang. Gusto ko na nandito ako sa ano sa Eid para makapaghanda tayo sa ating first anniversary. Ang anniversary natin kasi March May 1 Labor Day. Labor Day kung sa mga rebel di pa. No. Eh tayo naman Labor Day, labor natin sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Mayroon pa tayong pagkatawan at at least we cannot boast. We cannot figure out what will happen tomorrow. Lagi natin tandaan yan. Sa biyaya lang ng Panginoon tayo umaasa. Right, amen. At salamat sa Panginoon. Makakasama ko po kayo for at least 1 year. So, kinausap rin ko at the same time, why you not buy a car? Sabi ko, sinabi ko na sa kaibigan ko, nabibili ko ng sasakyan. Brother Lemuel, pwede na tayo pumaroon. Kaya malin na bro. Okay, mamaya. Sabi ko naman, sabi ko, kailangan ko rin ng ano, sasakyan. Kasi, ibig sabihin, at least para hindi, ibig sabihin, kailangan din sasakyan dito, Brad. Sa gawain. Amen. Yan ang pinakamahalaga eh. Gawain. Kasi kita mo, Rimal at saka Asisiya, at least mahati. Matatlo lang, apat, pwede siguro, di ba? Hindi ka pa in-invite yung taga si Faco. Maraming ano doon, Pilipino. Industrial din yun. So, kailangan talaga yung sasakyan. So, hindi na siguro maliit na, yung malaki na lang. Ano? Coaster. Coaster? High days ba? Isang daanan lang. Haakot na. Problema kasi, yung kumpanya kasi, dapat ka pangalan yun. Siguro, kahit malaki sa sakit, pero yung second hand, no? Pwede. Pero, pahipololo. Second hand din kasi, cash din. Paluluhain din tayo dyan sa after pag nasira, brad. Ilang buwan lang. Oo, paluluhain din tayo. Yan ang problema. Yung King Faisal ba? Oo. So, ipag-pray lang natin. Pag-pray natin.
Eh malay mo, kabili ako ng sarili. Kabili ka rin ng iyo. Uy. Oh. Kasi susuportahan ako ng kumpanya eh. Oo. Susuportahan ako ng kumpanya. Bibigyan ka pa. Sabi niya, when you will get your ano, taka kining kwan, anong tawag dito? Sayaras. Yung license. Sabi ko, pabalik ko na. Okay, okay, okay. Eh, kung makapag-decision na, kala mo, totoo eh, no? Pero kung magkapagsalita natin, wow, palitan na natin si Brian, Aris na yan, walang lima. So, sinabi ko na, sige na, wala, wala. Yun pala eh. Takotin din pala eh. Oh. Oh, yun ako. So, anyway, salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos. Lahat niyan ay kalooban ng Panginoon at biyayin ng Panginoon. Kasi sabi ko, pagka maging maganda kasi takbo, kukuhain kayo mag-ina ko. Dito po, plano kasi namin ng mag-asawa, si Clyde, kay college naman na, naging damulan naman ka, sabi ko, tapos yung isa maliit pa eh, pwede yung paralel dyan sa ilip. Oo. Pero sabi ko, operahan ko muna yung asawa kasi kailangan ma-opera, malaki na dyan eh. Parang buntis na eh. Oo. So, malaking pera kailangan, so, sige lang, God will provide. Bahala na yan, Panginoon dyan. So, yan lang. At salamat sa Panginoon, kayo, mga pasasalamat ninyo. Amen. Sa isa. But, remember? Amen. Magandang hapon po sa family. Ako po yung pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa last 2 weeks na nagsisimula na po kami sa aming site visit, which is matagal po na itong pinag-pray kasama ko sa prayer natin, prayer case natin. Magkaiba po kasi yung may trabaho ako yung nasa opisina lang kaysa nawala ang project na sumasalo lang sa trabaho ng iba kasi yung may sarili akong project. So 2 weeks ago, nag-start na po kami sa aming site visit, which is answered prayer. And katatapos ng kanina, galing ng... Hey, mic test, mic. Okay. And kahapon natapos yung site visit ko sa site project sa Iskiko doon sa power plant 9 doon sa kung papunta ng Damam yung support sa checkpoint. Pag lumabas ka papunta ng Damam, sa checkpoint sa kanan may power plant na nakikita niya. Doon ako na-assign. So praise God, successful naman yung site visit ko and yung inspection. And continuous na po. And by tomorrow, Saturday night, may flight ako ulit papunta ng Kuraya. Siguro 2 to 3 weeks din ako sa doon. Site visit muli. Lahat po ng power plant po na nandun. Ng itong Iskiko. And magkasunod-sunod na yan, tapos ng Kuraya, papunta ako ng Rafa. Papunta ako ng Shaiba. Hanggang meron akong 8 lugar na pupuntahan magkasunod-sunod na yan. Baka uwi lang ako weekend dito. Flight na naman ulit. So, ang papasalamat ko sa Panginoon dahil iningatan niya po yung aking araw-araw ko na katrabaho. Pag-iingat niya sa asawa ko na araw-araw din nagmamaneho sa trabaho at sa kuya ko din na magmaneho araw-araw din. So, and then help po ng mga magulang ko, in-extend nila ng Panginoon yung buhay ng mga magulang ko, matatanda na sila. Yung anak kong 1 year magbahigit, maliksi na, makulit na. So, salamat ko sa Panginoon dahil araw-araw kapag nakikita ko, natutuwa ako. Sobrang saya ko. Dahil hinihingi ko yun sa Panginoon 10 years in the making yun. Kumbaga, 10 taon kami ni Mrs. na kinasal, saka pa kami nagkaanak. So, kaya matanda na ako ngayon, saka pa nagkaanak. Pero wala naman kasi yan. Ang Panginoon, wala naman pong imposible. So, nangyari po muli. And isa sa pasasalamat, yun nga, nakasahod. And, ano pa, salamat sa Panginoon. Itong sakit ko sa likod, nandun pa rin, pero paunti-unti na nawawala. Kaya ko na mag-drive, nakapagsundo na ako. Unlike before, ang hirap pumilos. So, yun po ating malaki pasalamat sa Panginoon. May mga dumating na mga trials, pero hindi ko masyadong inintindi yun. Kasi nga, sabi nga, whenever we win or lose, we shall praise God. Praise Him. So, kahit anong karapin sa buhay natin, isipin po natin, pagsubok lang yan, at lahat ng pagsubok, may
solusyon po. Kapag tayo lang po ay nananatili po sa ating Panginoon. Sila po. Amen. Amen. Magandang pangalit po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoong Kristo dahil andito naman tayo para malampahan sa parang Friday. Sa mga nakalipas na nagdaang araw ay long Friday yata na hindi kami nagpagsama gawa ng lipatan. Busy, napakaraming gamit namin na pwedeng ayusin. Grabe, hirap pa na maglipat. Dami mga gamit. Tapos din sa mga pamilya ko naman sa Pilipinas ay okay naman sila. Ano ko lang, yung mga anak ko para sila lang mabuti, para sa ganun ay matupad nila yung mga pangarap, yun lang yung pangarap ko sa buhay. At yun lang, may pamana ko sa kanila. Dahil naman nila na single ako sa totoo lang, single father. Winner ako sa mga kapatid ko, magulang. Sumusuporta din ako sa kanila. At meron ako, ibigay ako. Yung mga kaibigan ko sa Pilipinas, di ba, bro, kahapon, kaibigan ko yung ano, nagsisira ko lang about sa Bible study natin, si yung bari. Kaibigan ko sa Pilipinas. Nagkisiyon daw, sabi ko, manood ka lang, sabi ko. Kaya tinanong niya kahapon, kailangan ko itong si Eric, sabi niya. Oh, yun ang namin. Sekretary namin dun, dito sa Saudi, sabi ko. Marami ka daw, nagtanong ko daw, sir. Sabi niya kasi na, approved na daw eh. Sabi ko sa kanya, manood ka lang para ipakita mo kung ano yung mundo namin dito sa Saudi, yung mga gawain namin. Yun lang po. Amen. Amen. Salamat po muli sa Panginoon sa araw na ito, kapatid. Nandiyan tayo muli at nakapanambahan muli tayo. Pinagkakasalamat ko sa Panginoon yung buong isang linggo na dumaan naman na ipinapanalangin ko na yung kapakapani namin yung magkaroon ng project. Biniyayaan ng Panginoon ng project. So, super rush. Kaya yung mga tao sa publication namin, as bebe, dalawang araw silang nag-alas 12. Tinapagilay yung trabaho, alas 12 ng gabi. Patunay lang na biniyayaan ng Panginoon. Amen. At ngayon din kami dun sa office, sa technical department, kami distribution. Nagkaroon din kami ng overtime. 5 days kami na alas 9. Salamat sa Panginoon kasi pre-pray kayo yun. Pero talaga panalangin ko, magkaroon lagi ng overtime everyday. Pero kahit kung na Friday, yung ano lang, yun lang yung pinatangayin sa Panginoon. No? Ginagol, tangyayari, talagang biyayan ng Panginoon. Ano? Dagdag din, pandagdag din sa ipon. Ano? Amen! Sa Panginoon. Salamat din sa patuloy na paggabay niya sa family ko sa Pilipinas. Lagi kong pinagpapasalamat na manasa maayos palagi yung kalusugan nila. Hindi sila nagkakaroon ng karamdaman. Kasi yun talaga yung pinakatinuturing ko na via blessing. Blessing, hindi talaga yung pera or what. Maayos na kalusugan talaga ang kailangan. Kasi talagang ano, apektado buong talaga tayo dito sa mga nagtatrabaho para sa kanila. Yung kalusugan talaga nila ang mahalaga para sa atin. Yun lang ang pinakailangan natin. Iba kapag yung kalusugan pinag-uusapan. So talagang pasalamat talaga tayo sa Panginoon na nasa maayos nila palagi. Gain din tayo dito mga kapatid. Pinag-anayan na naman ng Panginoon ang kanyang kabutihan. At meron naman tayong dalawang ano, bisita na naligtas. At ito ang ginagamit talaga ng Panginoon itong church. Man. Itong gawain na ito sa Riyad. Yung mga kaluluwa talaga na naligtas. Patuloy tayo po panakasan mga kapatid at patuloy natin panalangin si Pastor. Amen. Makaano siya, makabarin talaga siya. Amen.
para magpatuloy tayong gawain natin ng maayos muna sa magandang man tayo. Kalagayan ng pananambahan tayo. Marami tayong matututunan palagi. Bilang mga mananampalataya na naligtas, mga kapatid, i-share natin na yung kaligtasan natin na maging kagamit-gamit talaga. Patunayan natin na tama yung kaligtasan na tinatanggap natin. Patuloy ng lagi natin ginagawa, mga kapatid, patuloy na tayo maglingkod. Huwag natin tingnan yung iba. Tingnan lang tayo sa Panginoon lang. That's right. Maraming po salamat din lang po, mga kapatid. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sa ating nanonood po ng Epidite. Kaya napasalamat sa aking pamilya. So, sa gabay ng Panginoon, knowledge, wisdom, set at humble. At tuloy pa rin po ng, continuous pa rin po ng paggawa ng bahay. Pag-uwi ng vacation doon itong taon na ito, itong month of November. So, at least may bahay na rin kami. So, tungkol din sa increment, yun na. Same din po sa inyo, bro, ngayong November. Sa usapan kasi wala pa system. So ako ay nagpasalamat din sa Panginoon. Amen. Sa gabay niya, binigay niya sa amin. At ako ay nagpasalamat sa ating vlog din. Binigyan ng sponsor. Sponsor. Mahari, magkatulad mo. 5. So ako ay nagpasalamat din. Bagay na bagay pala tayo. Maganda pala lahat na lahat pala dito. Yeah. Oo. Oh. Kaya tayo na marami na. Selengasan kalau nanti harus tegal dia. Selengasan pada sapa-sapa wah. Sungki. Tapi sebenarnya saya si kanjur kali sudah sih baik-baik ya. Lagi ngisi saya kena pembrace. Nah, pada pasti sok bila punut. Kalau kasih yang punut, kasih yang punut. Saya bila tret, tapi si yang isang buah nak pasti sok. One tray, yang prosilin kata ya. Tapi anim naik pen, malangin lagi rey. Salamat din na sa Pinoo na na-provide naman na pala. Amen. Praise God. Sa apo ko, ano na, ayos na din, malikot na. Okay na rin siya. Ano na yung mga sakit-sakit niya. Wala mga ordinary lang na sakit. Yan naman major na sakit. At saka, dito sa akin, salamat Lord sa gabay. Amen. Salamat. Amen. Next. Amen. Maraming salamat at magandang tanghali muli. No? Maraming salamat na pinulakan ako ni Brother Bobby and din Brother Jonathan. No? Sabi ko sila, in the perfect time, magkasimba din kayo pag nandito na kayo si Rian kasi sa upkick kayo, diba? So, yun nga. No? Salamat sa Panginoon at nandito kayo at na nakasama ka namin kayo sa pag-panambahan. Praise God. So, pag walang duty, sabihin nyo lang sa problema yun. No? At yan po ang pinakamalaga sa atin, huwag natin pabayaan ng ating spiritual buhay. Yan po ang pinakamalaga. No? Bagkus malayo tayo sa ating mahal sa buhay kong Pinas, kita tayo dito, tatrabaho, nagsisimba. Yun naman talaga ang, ano, ang cycle dito na bilang isang mga OFW kapatid. No? So patuloy na tayo habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. No? Amen. Amen! So yun po, maraming salamat. Next please. Amen. Magandang tanghali, mga kapatid. Amen! Lagi po papasalamat na muli nakabalik yung aking pagpakain sa aking espiritu. Amen! At sa kay Brother Eric na niyaya niya ako gabi na magsimba ngayon. Amen! Amen! Salamat sa Panginoon na nakabalik kami. Amen. Amen. Yes. Yes. Sa
Salamat sa lahat. Amen. Amen. Next. Magandang tali mga kapatid. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil po sa pagbalik namin ni Brother Bobby rito, nasip kami. Amen. Dahil kahit magyubagyo sa Mindanao, 75 days ang bakasyon, pero laging ibakwit kasi baha, bagyo. Ako pa balik mo lang, Brad? Hanggang mabalik lang namin nung 30. Pero matinding hopesick ang pinagdaanan eh. 2 days. Oo, oh, 2 days pa lang, ha? 2 days pa lang. Parang gustong bumalik o hindi. Kasi napakahirap, napakahirap pala. Pang itong kabrata na to, pang 10 taon na namin to. Amen. Pero first time yung minaranasan ko, ano kahirap na ano, na homesick. Kay bagyo eh. Panay-bagyo kasi, panay-bagyo. Napaka. Pero pasalamat pa rin kami sa Panginoon dahil okay, pwede nakarating dito. Amen. Lalo na sa pamaanak ko kasi single father ako eh. Almost 11 years na akong walang asawa eh. Patay na kasi yung asawa ko. Okay. Asawa ko ulit, problema. Ngayon, kaya ako na homesick dahil na-miss ko yung mga anak ko. Tapos meron din akong bagong minahamahal ngayon. Amen. Eh, meron kami plano kasi 2 years muna bago itong kontrata na to. Eh, burn again din kasi yung girlfriend ko ngayon. Galing din siya ng Saudi, nag-exit. Okay. Kaya nahirapan talaga ako nung umalis ako dahil first time ko muli, umibig ka muli. Sabi nga nila, umibig muli. First time. Pero kailangan daw, kailangan kayaanin eh. Dahil may pangarap sa buhay eh. At saka malaki na rin yung panay ko, magka-graduate na rin next year ng college. Okay. Yun na lang din patatapusin. Kaya lang ka, basta kahit ang mangyari, kayaanin lahat. Nandiyan naman ang Panginoon eh. Amen. Pag may problema, tawag na sa taas. Amen. Huwag na magpadala sa labas. Amen. Then, sa impyerno tayo mapunta ron. Dahil runas ko na yun eh. Dahil sa experience ko, dahil ang kapatid ko kasi pastor din. Oh, okay. Bunagin talaga ang lahi ko. Okay. Kaya naranasan ko na kung gaano kahirap yung mga bisyo-bisyo na yan. Yan ang hindi maganda dahil doon talaga tayo sa impyerno mapunta yan. Kaya malaki talaga pasalamat ko sa Panginoon kahit lagi ako nandito sa malayo. Minsan naka-attend ako, lalo na ngayon. Pasalamat din ako kay Brother Eric na naimbitahan kami. Na-missed siya ako kagabi. Kaya hindi rin ako tumanggi dahil alam ko, para sa kabutihan, para sa amin lahat naman yun. Kaya malaki pa sa salamat ko sa Panginoon. Yes, amen. Amen. Next, Brother Jose. Talaga naman nakakatuwa. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Talagang maraming talagang mga anak na Jose na marating. Amen. Talagang pagka merong sadyan ng Diyos na mahal sa puso mo, nandun. Alamin mo talaga. Ano ba ko yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung kanyang pag-iingat, mga batid sa trabaho, tuloy-tuloy, overtime, at saka yung nalalapit kong bakasyon, yung wish nga ay... Kailan, Brad? Ang 15 ng ano ni, ano eh, Severo. 15 ng? Ibrahim. Kaya, big salamat dahil maganda yung mga ano resulta. Kaya, sabi nga ng miss ko, di pag-uwi mo rito, hindi rin makapagpahinga eh, dahil may nakabang na yung pinagawa kong bahay, ang gagawa ng kagilanan, kasi ayaw mapagawa nila sa iba eh. Baka lang ano kasi, sabi ko, hindi rin pala makapagpahinga talaga. Sige lang. Trabaho pa rin. Pamilya, pamilya. Yung mahalaga eh, makita ang pamilya at makabalik ulit rito. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya pa rin yung talagang laging namumuna sa buhay namin. Amen. Salamat ng marami. Amen. Let's God. Wala na. Okay na. Talaga nakakatawa ko. Natutuwa sa mga ano nyo, mga testimony ninyo. Purahin ng Diyos. Okay. Alam niyo sa Matthew chapter 4 verse 4, mismo ang Panginoong isang person na nagsabi, man shall not live by bread alone. Okay? But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay? Ang tao daw ay hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang, sa pagkain lamang. Ibig sabihin, sa buhay ng isang tao, hindi lang nagkaka-focus lamang tayo sa ating physical na pangailangan. Huwag rin natin kalimutan ang spiritual. Yan ang tinutukoy niya ni Jesus Cristo, ang Panginoon natin. Kasi, importante ang spiritual mga kapatid. Actually, mas mabigat dapat yung pagbigay halaga natin doon sa spiritual na buhay natin kaysa physical. Kasi ang physical, tafalo lang yun. Diba? Maliwanag naman yan. Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
and all these things, mga physical, shall be added unto you. No? So unahin natin yung spiritual, dahil ang physical, to follow lang yun. Okay? That is already my principle when I surrender my life unto the Lord. Ganun talaga. So, spiritual, and then everything will follow. Ganun lang yun. Amen. Purahin ng Diyos. At salamat sa mga testimony ninyo. Okay? Alright, and then, ano bang sunod? Sunod natin ay? Dalawang awitin pa? May isang awitin. May isang awitin, and then we'll go through our tithes and offering. Okay? Si brother. Amen. But, already cross. Amen. Tayo punta tayo lahat at tayo awit para sa Panginoon. Old Rugged Cross. Amen. Thank you.
tayo sa ating tithes and offering. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kami po dinako din dito pang mag-aaral ng salita to hear the words and also to bring you back all our tithes and offering. We're praying, O God, help us, O Lord, to be faithful unto you at pagpalain niyo po kami sa aming pagbibigay. Salamat po Panginoon sa iyo dakilang pagmamahal sa amin, sa mga bisita yung dinako niyo po dito. Maraming salamat. Yes. Ingatan niyo po kami, ingatan niyo po ang pamilya nila, gabayin po kami lahat, all the brethren, sa mga nagbakasyon, pagpalain at gabayin niyo po ang Panginoon. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Tawagin natin ang ating excuse naman. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Yes, buksan mo sa Psalms 19. Psalms 19. Ito pong awit niya, ito mga kapatid, is pure na lyrics na nagmumula sa Psalms chapter 19, verse 7. Amen! Hanggang 11. Yes. 7. Psalms chapter 19, verse 7. Para po sa Panginoon. Amen. Sarili mo lang paningkamot,
yung sinasabing sarili mo lang pagsisikap. May pa-resolution pa ngayong iba eh. New Year's resolution. I will not. Ganito ba na yun? I will not. Dami. Oo. Pagdating ng Disyembre, in-evaluate. Wala na. Wala na sunod. Bakit? Kasi po, ang magbabago sa atin, salita ng Panginoon. Amen? Alright? Yun po ang pinaka, yun po ang tama, ang salita ng Panginoon. Kahit dami mong bisyo, pero pag dinagdag mo siya sa presyo, putuloy ng Diyos sa atin. Eh. Pag-cooperate ka lang sa Panginoon, bakit tuloy-tuloy, gugulat ka na lang, may transformation ka na. Ganun po yun. Hindi po yun, sarili mo talaga. Amen? Orin ng Diyos. Dalako tayo sa ating Bible reading in the book of Genesis chapter 35. Alright, sino nung naka-assign dyan, bro? Ako po. Ikaw. Sige, bro. Amen? Genesis chapter 35 verses 1 to 20. Tayo pong lahat mga kapatid ay magsitayo. Amen. Tayo pong magbasa ng salita po ng Panginoon. Basahin po natin yung this expansive reading. Basahin ko po yan chapter 1 at kayo pong chapter 2 hanggang marating po tayo sa 29. Sabay-sabay po tayo sa 29. Yes. Genesis chapter 35 verse 1. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there and make there an altar unto God that appeared unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. Jacob said unto his household, and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments. And let us arise and go up Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of the distress, and was with me in the day which I went. And then they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. And they journeyed in the terror of God, and was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, which is the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him. And he built there an altar and called the place El Bethel, because their God appeared unto him when he fled from the face of his brother. But before Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak, and the name of it was called Alun Bakshu. And God appeared unto Jacob again, and he came out of Padan and blessed him. And God said unto him, thy name is Jacob, thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name, and he called his name Israel. And God said unto him, I am God Almighty, be fruitful and multiply, a nation and a company of the nations, shall be of thee, and the king shall come out of their loins. And the land which I gave Abraham and Isaac, to thee I will give it, and the cities unto thee I will give the land. And God went up from him in the place where he talked with him. And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone, and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon. And Jacob called the name of the place where God spake with him Bethel. 16. And they journeyed from Bethel, and there was but little way to come to Hebron, and Rachel traveled, and she had hard labor. And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, fear not, thou shalt have his sons also. And it came to pass, as her soul was departing, where she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. And Rachel died and was buried into the way of Ephrath, which is Bethlehem. And Jacob set a pillar upon her grave, that is the pillar of Rachel's grave unto this day. And Israel journeyed and spread the tent beyond and in tower of Edar. And it came to pass when Israel dwelt in the land
and agreeing with and laying with him the last father of Jehoiakim, and Israel heard it. Now the sons of Jacob were 12. The son of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun. The sons of Rachel, Joseph, and Benjamin. And the son of Bilhah, Rachel's handmaid, Dan and Naphtali. And the sons of Zilpah, Leah's handmaid, Gad and Asher. These are the sons of Jacob, which were born to him in Padan Aram. And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arba, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. And the days of Isaac were 144 years. Altogether. And Isaac gave up the ghost and died, and was gathered unto his people, being old and full of days, and his sons Esau and Jacob buried him. Praise God. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 35 verses 1 to 29. In verse 5, ang sabi dyan, And they journeyed, the family of Jacob, and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, salamat, Panginoon. At this point of time, sa aming main service, main topic, Panginoon, our preaching for today, our sermon. We pray, O God, that we understand thy words. Guide us to understand thy words through the Holy Spirit. The terror, thy terror, O God. Not the terror of man, but thy terror, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, ito yung kapulutan namin ng aral. To be the principle of our lives. And we thank you all of this, all of the blessings of from thy words, O Lord. In all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. 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 In chapter 34, doon sa later part ng chapter 34, napag-aralan natin that when Dina, out of her curiosity to check the daughters of the land in Shechem. So Shechem sila. Alright? Ay sa kanyang curiosity, kulang sa attention. At nangyari ay na-rape siya. She was defiled. At when a woman in the land of Israel will be defiled, raped, ganon, that is fornication. Right? Any sexual intercourse or sexual affair outside marriage to the single, involving the single, ay talaga without hindi walang proper marriage, that is fornication. Pag sa mag-asawa naman, doon sa ibang asawa ka, adultery, that is adultery in the Bible. That was what happened chapter 34. And out of those of that happening, brethren, Simeon and Levi or Levi put the matter into their hands. They took revenge. Alam naman natin. At ang revenge nila ay talaga nagtagumpay sila. Bakit? Ang ginawa nila, patuloy mo na yung mga lahat na kalakihan. And when it was sore enough for them, hindi makakilos, on the third day ay talagang nanghubag na ng mamaga na siguro mga ari nila, dahil pag tinuli ka, mamamaga naman talaga yun. Mahirapan talaga pumilos. Doon sila sa Malakay. Patay lahat. Ang mga lakihan, pati ang hari, si Hamor, tsaka si Shechem, yung prinsipyo nila, patay. And then, they spoiled the city. Sinunog nila yan. They spoiled the city. And get all those children and all the wives
as captain. Kita ba yan? Ang sa little part niya, alam naman natin, talagang natakot na ng gusto si Jacob, si Israel ba? Natakot na ng gusto. Bakit? Eh, kung mag-revenge yung mga kapatid ng mga Shechemites, eh, andyan yun, yung mga Canaanites, mga Hivites, mga Hittites, ganun. Mga tithes na yan, eh, kung mag-ano yan, mag-regroup. Which is ginawa talaga nila. Dahil pagdating dito sa 35, dito na nag-intervene ng Panginoon eh. Oh, can you imagine roundabout oh, roundabout them? And they, ibig sabihin, they plan to get revenge. Oh, kita mo yan. So, mahirap na talaga natakot si ano, si Jacob. Kaya nga doon sa chapter sa verse 1, and God said unto Jacob. Sa 34 mga kapatid, parang tahimik ang Diyos noon eh. Parang hindi siya nag-intervene, hindi siya umiksi na doon. Wala kang marinig doon na kundi sila na lang kumikilos no, sila si Jacob at yung mga anak niya. And in chapter 35, nakita na ng Diyos na kailangan ang protection niya sa kanyang ear. Jacob is the ear of promise. Kailangan na umiksi na siya. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God, that appeared unto thee, when thou fleedest from the face of Esau thy brother. You remember, 20 years before, when Jacob fled from the face of his brother Esau, dahil alam naman natin, that Jacob had taken away, number one, the birthright of Esau, and number two, the blessings of God unto Esau. Taken away from Esau yun, napunta kay Jacob. Natandaan ninyo? And so that's why, when Esau want to kill his brother Jacob, he fled away immediately, as instructed by his father and his mother, fled away to Haran. Doon ka mag-asawa. It took for him for 20 years para makabalik. And so therefore, hindi niya na naabutan yung nanay niya ng si Rebecca na mamatay. Kundi ang nandoon present, ang present doon ay si ano na lang, si Isaac at saka si Esau. Siya nandoon sa harap. And it was believed to be, nandito na pala siya sa Shechem banda. Malapit na yung maabutan ni nanay niya, pero hindi talaga din naabutan. Mga kapatid, tingnan niyo yung resulta. At ano nangyari? Doon sa bitter brethren, nung he fled from the face of his brother, doon sa bitter na yun, bitter is just 30 miles northern part of Jerusalem. Okay? Nandoon po, kung maalala ninyo, nagkaroon ng panaginip si Jacob, a ladder going to heaven. Doon yun sa Bethel. Kaya nga tinawag ng Bethel yun eh. The house of God. The house of God. Beth means bahay. El means God. Bethel. House of God. Pag idagdag mo pang El isa, the house of God na yan. El Bethel. Alright? The house of God. Ganun ang nangyari. And in verse 2, mga kapatid, ang sabi dyan, then Jacob said unto his household. Oh, kasi kinausap siya mismo ng Diyos eh. Kinausap siya mismo ng Diyos. And then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods. Yung mga strange gods yan, yung mga Mesopotamian gods yan. Mga tirapims po yan. Mga lucky charms kung tawagin. Kaya nga pagdating dito sa Middle East, matindi yung mga lucky charms na nilalagay sa tayo nga, maganto ganyan. Yung doon sa Pero, Egypt, grabe yung mga dito, dami. Mga pang lucky charm, ganon ang ginagawa nila. Oo, mga Middle Eastern gods. Eh sila si Jacob, God of Heaven. Kaya nga sabi niya, yung mga Mesopotamian ng mga kasama niya, yung asawa niya, mga anak niya, doon, yung mga asawa niya, si Leah, si Bilha,
sila si Rachel, si Serpa, o may mga Mesopotamian gods yun eh, dinala nila eh. Anong nangyari? Put away. Tanggalin niya. Put away and be clean and change your garments. When God said, be clean, brethren, when God said, be clean and change your garments, ibig sabihin, nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, be clean. Spiritually speaking, brethren, when you must be clean from sins, pag kinakailangan mong maging malinis ka sa iyong kasalanan, kapatid, kahit pa ikaw ay marumi, ang kasalanan mo ay like a crimson stain, red like a scarlet robe, ganito, ganyan. Oh, it will be like a wool, kapatid, doon sa book of Isaiah chapter 1, verse 18. Tingnan mo nga, brad. Be clean. Kailangan mo maging malinis ka sa kasalanan. Ay, baka sabihin mo, pastor, baka hindi na ako maging malinis. Grabe na itong kasalanan ginagawa. So, sukdula na ito, kriminal, o ano pa bang makasalanan mo? Oh, ano sabi dyan? Come now. Come now, brethren. Let us reason together. Let us reason together. We will talk about salvation. We will talk about the Word of God. Said the Lord. Kahit ang kasalanan mo be sa scarlet. Pag sinabi scarlet, mga kapatid, ito po ang kulay nito, kapatid. Pula ito. Okay? Na may halong orange na talagang pulang-pula talaga. Kahit ang kasalanan mo, like ganyan ang kasalanan mo, they will be both. Ikaw ay magiging white as a snow. Puputiin ka ng Diyos. After all, ang kulay na puti, yung pintura na yun, ang kulay na puti, it is symbolized purity, brethren. This shall be white as snow, though be red like crimson stain or crimson, then they shall be as wool. Yung wool, susuot natin mga tila ng mga kapal na magano'n. Wool yun eh, no? Puti. Oh, ganun. Kapatid, go back sa ating mag-aaral. Be clean and change your garments. Change your garments. Because the garments stink. Marami mga Diyos-Diyosan, marami nakadikit dyan ng mga ibang klaseng mga damit mo yan. At ikaw, pag ikaw ay maging malinis na sa pagitan ng pagtanggap kay Jesucristo, and then your garments, brethren, doon sa book of Revelation, ang isusuot natin doon ay pure. Why? Alright? Oh. It talks about salvation and you will be a new creature. Amen? Now, Jacob here, dahil sa takot niya, magre-repent sa mga yan, tara, alis na tayo. It is a sign of relief when God said, go back to the place na kung saan doon ka na naginip of me. Diba? Ang ladder, it talks about God, it talks about the salvation of God, it talks about the Lord Jesus Christ. Sino bang ladder natin patong langit? Amen? Oh, so meron pong ladder. Ano? Gold ni Marcos. Ito, ha? Dito ako na natin patong langit. Ganyan. Kapatid, ang ladder natin patong langit. Si Jesucristo. Amen. Tandaan niyo yan. Amen. Hindi kung anong-anong ladder, kung sino-sinong ladder dyan. Alright? And let us arise. O, kita mo. May leadership din. May leadership na rin si Jacob dito. Let us arise. Tayo-tayo. Hayop tayo. Let us make there an altar. I will make there an altar. Saan yun? Sa Bethel. Pupunta tayo sa Bethel. Malapit na yan sa ano, yung Bethel, mga kapatid. Malapit na yan sa Jerusalem. Malapit na yan sa Jerusalem. Kaya nga, old city yan. Old city yan sa panahon ngayon. Yung Bethel, mga kapatid, sa panahon ngayon, alright? Yung Bethel, tandaan ninyo, ang Bethel, Luz ang tawag niyan. Noong nanaginip si Jacob. Luz ang tawag niyan. Sa panahon ngayon, wala na yung Luz. Pero manatira ang Luz. Kasi ang pangalan sa lugar na yun ngayon, Nablus. Yan. Sa Israel, ang pangalan sa lugar na yun ngayon, Nablus. Hindi na Luz, kundi Nablus. Oh. Yan yung lugar, Bethel, old city of old Jerusalem siya. Jerusalem siya, kasi ang new Jerusalem dito banda eh.
yung pinaka Jerusalem na yan. Let us make there an altar unto God who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. It was a relief of Jacob, brethren, when he was at first afraid from his brother Esau, and now at the second time, babalik sa doon, because he was afraid from the Shechemites, mga kapatid, that they might regroup, they might ask from their neighbor round about and get revenge and kill Jacob. Pero God intervened. It is just the same in our lives. When we are in distress, God will intervene. Amen? And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand and all their earrings. Kayo, dapat wala kayong mga earrings, ha? Pastor, mayroon ako. Iba dito sa ilong eh. Iba dito eh. Iba dito sa puso eh. Kung ano-ano lang yun. Ang mga tao talaga eh. Oh. And gave unto Jacob all unto their hands and their earrings which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Ang oak kasi, kapatid, matibay na kahoy yan. At pag doon ilagay yung mga Diyos-Diyos sa nila sa loob, sa ilalim ng gamot, ng ugat ba? Ng, kung gamot sa Bisaya pa, ang ugat sa Tagalog, eh hindi basta-basta makukuha yun. Later on, mga kapatid, ginawa rin yung lugar na yan, yung ano na yan, yung oak na yan sa Palestine na yan, malaki, ganito, ganyan, na kung saan, sa panahon sa Book of Judges, nandoon din ang mga disdiyosa nila, yun ang tinatawag na the enchantment of oak, parang ganun. Ginawa rin lang lugar ng disdiyosa niyan, sa totoo lang din. Sa, doon na sa Book of Judges yun. And they journeyed, and the terror of God, nandito na. Ito na kami, highlight dito mga kapatid, sa chapter na ito. The terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after such. Kita mo, pinaplanuhan talaga sila na habulin. Bakit? Can you imagine? Masakir ang ginawa nila. But God intervened. God caused terror. Alam niyo ang salitang terror, mga kapatid? Associated what? Associated po yan sa mga ano yan, mga terorista. Alam niyo ba yan? The meaning of terror is what? The meaning of terror is an intense or overwhelming fear. And many times, terror is mentioned in the Bible, almost, it must, maybe 40, or between 40 to 50, mentioned in the Bible. Yung terror na salita. So Jacob came to Luz. Luz, yan, Luz. Luz yung lugar ng Bethel, which is in the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him. Ito po yung lugar na kung saan, Mount Moriah ito eh. Dito din, inoffer si Isaac muntik na. Okay? Alright? At ang lugar na yan ngayon ay Nablus sa Israel, sa present day ngayon. And he built an altar there and called the place El Bethel, the house of God. Because God appeared unto him when he fled from the face of his brother. Now, in verse 6, mga kapatid, in verse 6, in verse 7, and in verse 8, anong sa verse 8? Now, Bethel. Sa verse 8, mga kapatid, the first mention of the name Deborah. Sino si Deborah? Nurse ni Rebecca. Kita mo? Ang ibig sabihin pala, nung umalis, nung nag-asawa si Isaac at saka si Rebecca doon sa Haran. Okay, mga kapatid? Remember ha? When si Abraham, inutosan si Eliezer na hanapan mo ng asawa kasi namatay si Sarah, nalungkot ito si ano eh, si kinig Isaac eh. Hanapan mo ng mapangasawa si Isaac ha? Doon, maghanap ka doon ng asawa doon sa Haran. Okay? Mayroong anak doon si mayroong anak doon si Nahor. Okay?
All right? Nang pangalan niya ay Rebecca. Okay? Si Rebecca at si Laban, magkapatid. Okay? Si Bituel, I'm sorry. Si Bituel. Mayroon doong anak doon si Bituel. Doon mahanapan yan. At si Rebecca, mayroong nurse na nung sumama patungong Kanaan. At ang nurse na yun, hindi pinangalanan. Dito lang pinangalanan. Si Deborah. Ang meaning ng Deborah, it's a bee. Bee. Bee ba? Yung ano ba? Pukyutan ba? Oh, yung buyog. Ganon. Ibig sabihin, nung pumunta sa Kanaan, nurse na sina Rebecca, at pumunta si at si Jacob nung pinaalis ng kanyang nanay patong Haran kasama si Deborah. At pagbalik naman ni Jacob patong Kanaan ulit, kasama ulit si Deborah. Dito nga lang namatay. Dito siya namatay. At doon sa Bituel, Abitel, sa Bituel siya namatay. Kaya pinangalanan ng lugar niyo nung nilibingan ni Deborah ay Alon Bakot. Alon Bakot, kasi doon sa oak po yan. Alon means oak, Bakot means weeping. Kaya ang tawag nila sa Alon Bakot, weeping oak. Dito natin ilagay ang ating mga Diyos-Diyosang ilibing natin dyan. Tama naman din, namatay naman din si Deborah, doon na rin ilibing. Yan ang meaning ng Alon Bakot, the weeping oak. Amen? And in verse 9, God appeared unto Ephrath and to Jacob, unto Israel. God again reiterated His promise from Abraham unto Isaac and unto him. In the second time, dito si Jacob, sinabihan ng Diyos na thy name is not Jacob anymore, but your name is Israel. When God said, when God give you another name, it means thy name before, hindi po yung kaya-aya, kaya ngayon ang pangalan mo ngayon, iba na. Para bang ang Sarai, pinangalan ng Sarah, from Abram to Abraham, from Jacob to Israel. Di ba maraming mga pangalan yung ngayon? Because it is how God want to bless you. It is how God wants to change your name, itong pangalan mo, because to remember how God loves you, yung dati mong ikaw ay parabang, ang dati mong ikaw ay kasamang ipinako ng Hesus Kristo sa cross. Kaya nga, nung new creature ka na, mga kapatid, it is because of your faith in the Lord Jesus Christ. Tama ho ba? Amen. Thy name is not Jacob, thy name shall not be called anymore Jacob, but Israel. Shall be thy name. And he called his name Israel. In verse 11. And God said, I am God Almighty. Makapangyarihan akong Diyos. Biruin mo. He caused terror in the land. Be fruitful and multiply. Nation and company of nations shall be of thee. And the king shall come out of thy loins. Yung mga hari, magmumula yan sa iyong mga pigi. Magmula yan sa iyong flesh. And the land which I gave Abraham and Isaac to thee, I will give it, and thy seed after thee, I will give the land. And God went up from him, and the place where he talked with him. Saan yun? Okay? Patungo na sila ng Bethel. Sa Bethel na sila. And Jacob set a pillar in a place where he talked with him, even a pillar of stone, and he poured a drink of offering thereon, and he poured oil thereon. Oil meaning, when you pour an oil, it is an olive oil. It is a sign of your love unto God. It is a sign of your devotion unto God. It is a sign of your respect unto God. When you use oil to pour out on the place. Bakit? In the New Testament, when you talk about oil, oil stands for the Holy Spirit, brethren. Amen? Okay. Now, on the way to Bethel, mga kapatid. On the way to from Bethel, mga kapatid. Babalik kasi sila doon sa kanyang ama. Ang kanyang ama saan? Sa Hebron. Sa the plain of Mamre. Ang mga lugar noon, mga Amorites yan na lugar na yan. Mamre meaning Amorites. Doon sila sa Hebron. Ang Hebron na yan, yun yung mga lugar ng mga Hittites.
na kung saan doon bumili si Abraham na isang parcel of land at mayroon doon cave, kuiba ng tawag Makpela doon sa Kirjat Arba. Banggitin din yung mamaya. And then journeyed from Bethel, and there was but a little way to come to Ephrath, and Rachel traveled, and she had hardly born brethren. Nakikita niyo, alam niyo, pag ako'y nagbasa ng Biblia, talagang ako'y, minsan naluluha nga ako eh. Bakit? How God write His words. Brethren, dito sa Ephrath, itong Ephrath, Ephrata po yan. Ang Ephrata kapatid, ha? Bethlehem, Ephrata po yan. Bethlehem, the father is Ephrata. Bethlehem, Ephrata of Judah. Si Judah, mga kapatid, yun po yung ninono ni Bethlehem at saka ni Ephrata. Alright? The city of David. Binanggit na dito, samantala mga kapatid, yung mga pangalan yan, wala pa nga si Judah nagkasawa dyan eh. Can you imagine? Si Judah hindi pa nag-asawa sa panahon yan. Mga single pa yan sila. And yet in this chapter, binanggit na ng Diyos kay Moses to write Ephrata, Bethlehem. Tingnan mo. Diyan kasi namatay si ano eh, si Rachel eh. Nag-hard labor. Kita mo yan? Can you imagine that? Sabi ko, binanggit na dito no. Si Judah, wala pa, hindi pa nga nag-asawa eh. Single pa ngayon si Judah dyan eh. Oh, and look, how God mentioned the word. Nauna, kita mo yan? It is how God write His words. Using the people to write. And it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said unto her, yung midwife, oh, sabi ng midwife, oh, huwag kang matakot, fear not, thou shalt have this son also. Magkaroon ka ng pangalawa. Sino yan? Benjamin. Ang pangalan na binigay, Benoni. Benoni meaning a son of sorrow, a son of affliction. But Jacob said, we will replace the name into Benjamin. The son in my right hand. Yan ang meaning ng Benjamin. Right hand. Kita mo yan? Oh, and dito sa 18, mga kapatid, in 35:18, can you see and can you look and you notice, brethren, na tatlong component ng tao, body, soul, and spirit. Ang body, bahay ng soul and spirit. Pag namatay ang tao, katulad nito, may humiwalay sa kanya. Ang tatlo, may humiwalay. Anong humiwalay dyan? As her soul, in departing. Umalis. Bakit? Pag ang kaluluwa pala pag humilawa, humiwalay sa katawan mo, patay ka physically. Yan, ang ibig sabihin. Kita mo yan? Dahil ang kaluluwa mo, pupunta yan sa destinasyon, heaven or hell. Ang iyong katawan, punta lang yan sa alapok eh. Yan ang katotohanan eh. Pag humiwalay ang iyong kaluluwa sa iyong katawan, dahil ang tatlo, hindi na, inseparable dapat yan. Okay? Pag mag-separate na yung isa dyan, patay ka na. Pastor, pag natulog ka ba, eh, buhay, patay, eh, buhay pa pa. Bakit? Eh, humihinga ka nga eh. Andan ang kaluluwa mo. Pero sabukin mo, huwag nang huminga. Ibig sabihin, yung kaluluwa mo, wala na. Bakit? Humiwalay. Kaya nga, ang alam nyo ba ang palatandaan kung bakit buhay ang tao? Ang dugo. Opo. Ang dugo. Blood is life. Remember that. Kaya pag ang tao nawala ng dugo, dito, yan. Kaya makikita mo ang tao patay, luspad. Oh, alam mo yung tao patay? Ang tao patay ay, ano? Ang tao patay ay, para namumutla. Bakit? Ang blood kasi is life. The same as the blood of Jesus Christ, our eternal life. Kita niya? And Rachel died and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. Doon sa daan. And Jacob set a pillar upon her grave, that is the pillar of Rachel's grave, unto this day.
And Israel journeyed and spread his tent beyond the Tower of Eden. Nandoon pa sila sa kanan. Patungo sa... Wala pa sila, hindi pa sila nakarating doon sa Hebron. Oh. So ano nangyari? Mayroon mang Idar dito. Oh, the Tower of Idar. Siguro isang structure rin dyan. Ano? Doon siya nag-tent. Anong ginawa ni Robin? Doon, sumibing sa kanyang tatay. O oh, nanay. Na, stepmother. That was fornication. And it came to pass when Israel dwelt in that land that Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard it. Now the sons of Jacob were 12. Brethren, mga kapatid, Brad, open the Bible in the book of 1 Corinthians chapter 5. Bakit mo sinipingan yung stepmother mo? Asawa ng tatay mo yan. Tinan mo. Apostle Paul said in this verse, on this chapter, it is reported commonly that there is fornication among you. What is fornication? Fornication involving single. Single pa si Reuben dyan eh. Fornication among you. And such fornication as is not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. Dito sa Church of Corinth, brethren, the Church of Corinth is a carnal church. Na kung saan kahit yung asawa ng tatay niya, ha? Sinipingan niya. Oh. Tingnan mo yan. Asawa ng tatay niya, sinipingan niya. Stepmother niya. And here pop up, sabi ng Apostle Paul, and here pop up, nagmamalaki pa kayo? Ha? Gina-justify niya pa? And have not rather mourned, hindi kayo dapat malungkot that ye had done this sa mga Gentile nga. Minsan hindi na ginagawa yan, pero ginagawa niyo, makamanampalataya kayo. Para sa ano pa ang prensyaan ng devotion ni Brother Ano Kanda, Jose? Ye are the salt of the earth. This is how salt of the earth is working. Amen. This is how the children of God is working. That your testimony be in the sight of God. Fornication inside the church. Dito sa Riyadh, marami niyan. Maraming church dito sa Riyadh. Na pag napunta ka, magugulat ka. May kanya-kanya silang masawa dito ah. Later on, malaman mo, hindi pala tunay mag-asawa. Huwag yung gawin niyo dito ha. Buti lang, malalaki tayo lahat dito. Basta, masaklap na, lalaki sa lalaki. Anak ko po. Mayroon yun dito sa church. Sabi nga ni Brother Silver, inibitahan ng isang bisita, kay Pigina. Ang tanong ka, may mga chicks ba doon? Bakit? Ang ibang church kasi dito mga kapatid. Abay. Kaya nga ayaw ko pumunta doon eh. Kaya po pumunta ako doon, baka unang, ano brad? Unang offer agad sa arin. Oh, ito sa'yo, pastor. Ito sa'yo. Ganito, ganyan. Oh, thank you ka na lang. Ay, thank you. Salamat. Lupit, ha? Oh, kasi siyempre, homesick eh. Tama yung sinabi ni brother, ano? Jonathan, homesick. Hindi, basta-basta. Sorry. Pag hindi, pag wala ka sa pananampalataya, tamang pananampalataya, ay iwan ko lang. Magkaroon ka talaga ng chiksirikoy dito. Sigurado. Oh, why? Kung wala lang ako sa pagsilbi sa pagkain, siguro doon ako sa bata eh. Haba na dito, ganun-ganun pa ako doon. Oo. So, tapos dami-daming chicks, no? Ang bihira. Graduate na tayo doon, buti lang graduate na tayo doon. Bakit mag-aral pa yun, pastor? Bakit may university pag-graduation pala yan? No, graduate na tayo doon. Oo. Ganun ba kapatid? And you are pop-up. Sabi ni Apostle Paul. Verse 3. For I verily absent in the body, and in the name of the Lord Jesus Christ, sabi niyan, in 4, and doon yun sa, I think sa 5, brad, baba mo ba? Oh, okay, oh, dyan. Alam mo yung mga ganyan? Ang sabi ng Panginoon, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh. Yun ang mahirap. Pag nagalit ang Panginoon sa ginagawa natin, i-deliver ka nilang doon ni Satanas for the destruction of flesh. But the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Meron ganun eh. Kaya iba, magugulat ka nalang, oh, pastor, bakit ganun ang nangyari? Tapos namatay bigla, oh, ganito, ganyan. Bakit?
deliver his flesh to Satan eh. Okay, para yung kaluluwa mo naman eh maging ahit, hindi ka na maging ano ba, katisod-tisod ba sa loob ng iglesia, tama? That's right, that's right. Balik tayo doon sa pag-aaral ito si Bilha, hindi rin sinabihan si ano eh Robin eh, gusto rin siguro ni Bilha eh, uy uy bakit mo ako gano'n, huwag ka ganyan, sumbong kita ngayon kay Jacob, sige ka. Ito naman si Robin, sige na, sige na. Ano nangyari? Sinipingan. Kaya si Robin kapatid, firstborn, nawala din yung birthright niya. Alright, nakita niya? Para din siyang si Iso, nawala ang birthright niya. Sana siya ang makamana, magkaroon ng ear of the blessings of God. Pero alam niyo kung saan napunta yung blessings niya? Nakita niya? Sa mag-encounter din yan eh. Alam niyo kung kanina napunta ang blessings ni Robin? Kay Judah. Therefore, si Jesus Christ, ang lineage ni Jesus Christ doon kay Judah. Bakit? Wala sa hulog si Robin eh. Parang si Iso lang ba? Nawala ng birthright, nawala ng blessing. Napunta kay Jacob. Bakit? Napatunayan naman talaga na hindi siya nakarapat-dapat sa blessings na iyan. Tama? Nakita niyo kapatid? So ang mga anak ni ano dyan, pinaliwanag na yun dyan. Daming anak ni dyan. The 12 tribes of Israel. Okay? Oh. Then move forward, bro. In verse 21. Oh, mga anak niya. In verse 22, and it came to pass when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilha, his father's concubine, and Israel. Now the sons of Jacob were 12. The sons of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun. Hindi na sinali si Dina. Si Dina bang pito yun eh. Okay? The sons of Rachel, si Joseph, and Benjamin. And the sons of Bilha, Rachel's handmaid, Dan, and Naphtali. And the sons of Zilpah, Leah's handmaid, Gad and Asher, these are the sons of Jacob which were born to him in Padan Aram. In verse 27, and Jacob came unto Isaac, naabutan pang ni Jacob ang kanyang tatay, bago mamatay. The father unto Mamre, unto the city of Arba. City of Arba, doon binanggit na yan doon sa panahon ni Abraham, na si Abraham, he buy or he bought a piece of the land, a parcel of the land, from Zoar in Ephron meaning Hebron, okay, from Zoar, the Hittites, the son of Hit, the Hittites, okay, alright, at ang tawag doon ng libingan nila Makpela meaning double one meaning dahil doon inilibing si Abraham, doon inilibing si Sarah at sumunod si Isa si Abraham and then sumunod si Rebecca and then sumunod din si Isaac. Si Isaac namatay na rin dito eh. Nauna mga babae, napakit ganun. Nauna yung mga babae, walang namatay si ano eh, si Sarah eh, then si Abraham. And then ngayon naman kay Isaac, si Rachel unang naman si Rebecca unang namatay tapos sumunod naman si Isaac. Double one ang meaning Makpela eh. Cave yun eh. Na binili ni Abraham. Naalala niyo? Diyan sa Kirjat Arba. Kirjat Arba or City of Arba or the Four City. Meaning, City of Four Towns. Kumbaga kung tawagin. Alright? Four. Bakit? Kasi doon ang apat nilibing eh. Kita niyo niya? Oh. Ganun yun. And Isaac in the days of Isaac were 100 fourscore years, 100 meaning 100, ang fourscore meaning 20, 20, 20, 20, ang score kasi is 20 years, so fourscore ibig sabihin 20 times 4 is 80, therefore ang edad ni Isaac nung namatay 180. Amen? Yeah. And Isaac gave up the ghost and died and was gathered unto his people being old and full of days. Kita man? Full of days. And his son Esau and Jacob buried him. Nung namatay si Rachel, sino lang nandoon? Si Isaac lang at saka si Esau. Wala si Jacob. Pero si Jacob, nung naabutan ng tatay niya.
That was the cost of a deception before. Kapatid, anong lesson makukuha natin diyan? Marami na. Yung terror of God, yung pinaka-highlight dyan. Ang terror of God, takot ka, but do not worry because there is a terror of God. I will give you an example. Si Jacob, takot siya, but the terror of God is there, caused upon the roundabout, the cities roundabout. God intervenes. Tama? Another example. Deuteronomy 34:12, talking about terror. Ang terror, sabi ko sa inyo, associated with terrorista yan. Hindi mo terrorista ang Panginoon. Kasi nga mga terrorista, ibang klase, panahon ngayon, mga terrorista, talagang maghasik lang nalagi, terrorista yun ah. Parang mga sila lang si Juma Sison, sila si ano, mga MPA, walang natin, member ng MPA dito, no? Ganon. Terrorista yung mga yun eh. Just Bin Laden, sila si Maganon, ganito, matitindi yan. Mag-rake havoc yun sila eh. Ano mga terrorista? In Deuteronomy 34:12, so the Lord alone did lead him and there was no strange God with him. Deuteronomy 34:12, brad. 34:12. Just give me 1 minute to total. And in all that mighty hand of God, and in all that great terror which Moses showed in the sight of all Israel. Mga kapatid, the time of Exodus from Egypt going to Canaan land, sa panahon nila ni Moses, Moses wrote, pinakita ni Moses ang terror of God in the mighty hand, in his mighty hand. Anong terror yun? Nakalapit ba yung mga Egyptians sa kanila? Bakit? Hindi. Bakit? Kasi pag lumapit ang mga Egyptian chariot at mga sundalo, hindi makalapit. Bakit? Sa gabi may apoy. Kita mo yan? Kita mo yan? How God protect them? That was a terror of God. Nung nahati ang Red Sea, this is how powerful is God is. This is how God intervened. Another. Joshua 2:9-12. Anong terror pinakita ng Diyos dito? Joshua, J-O-S, 2:9-12. And he said, sabi niya, and he said, she said, sino yan, she said? Sino nagsalita dyan? Si Rahab the harlot. And she said unto the man, yung mga spy, I know that the Lord hath given you the land, yung Jericho. Binigay ito ng Diyos sa inyo eh. And that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Kita mo yan? This is how the terror of the Lord caused upon them. Yung mga lugar sa Jericho. Sabi ni Rahab the harlot, ay, tutulungan ko kayo. Bakit? Alam na namin eh, ang nangyari. For we have heard, sabi niya, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt. And what you did, what you did unto the two kings of the Amorites that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. Hindi po na kayang sirain yung lipulin yung mga taong yan kung wala ang terror of the Lord. Amen. And as soon as we have heard, nung narinig namin, our hearts did melt. Ang puso namin natutunaw. Grabe, no? Ibang klase pala pag terrorista ang karap mo para matutunaw ka. Neither did remain any more courage in any man. Wala nang natira pang tapang sa mga tao dito. Bakit? Nung marinig namin yung terror of your God falling upon us. Because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Kita mo yan? Terror bang hinahanap nila? Terror bang hinahanap nila? Balik? Psalm 91:5.
Psalm 91:5. In Psalm 91:5, thou shalt not be afraid for the terror by night. Maglakad ka sa gabi, doon sa ilalim ng Balitik, subukan rin ninyo sa Balitik Drive sa Quezon City. Subukin lang ninyo kung may makita ba kayong lumulutang na nakaputi na gano'n. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flyeth by day. Huwag kang matakot. Yung mga arrow that flyeth by day, ibig sabihin mga bala ng 45, mga bakal na yan, mga ganito ganyan, may babaril sa iyo, ang Panginoon po ang mag-iingat sa iyo. Kaya minsan, magtataka ako, bakit may mga pastor may 45 caliber? May 45 caliber. Iba na kasi panahon ngayon. Iba na kasi panahon ngayon. Takot ka. Abay, ayaw mo pang mamatay. Huwag ka matakot. Yung mga arrow that flyeth by night, wala namang arrow sa panahon ngayon. Bakit? Meron ba? Wala naman na. Meron, 45. Yun po yung ibig sabihin niya. Oh. Bakit? Do not afraid by the terror of the night. Huwag kayong matakot. Oo. Oh. Kahit nga ako lang mag-isa dito eh. Nagpakasyon din ang lahat oh. Sabi ko, do not afraid by the terror by night eh. Tulog ko dito. Pero minsan nag-iisip ko, makalabog dyan na. Ah, dagat lang siguro yun. Ay. Alright. Ano pa? 1 Peter 3. 1 Peter 3:13, Brad. 12 mo na. Tingnan mo. For the eyes of the Lord are over the righteous. Ang mata ng Diyos sa atin po nakatingin. Tandaan niya. And his ears are open unto their prayers. Ang tenga ng Diyos, bukas po yan sa mga anak niya na palataya. That's right. But the face of the Lord is against them that do evil. Ibig sabihin, kung ikaw, nagtatrabaho ka, gusto kang siraan, gusto may pumatay sa iyo, huwag kang mag-alala. Bakit? May Diyos na nakatingin sa kanya. Pero huwag mo lang subukan din. Alam mo naman may babaril na sa harapan mo. Bakit ayaw mo pa tumakbo? Binigyan ka ng utak ng Diyos na pag nakita mo na kapamakan, tumakbo ka na. Iba po yung mayroong papatay sa iyo na hindi mo alam. Iba po yun. Yung naalaklakad ka lang, may papatay sa iyo, may bibira sa iyo, yun pala. Magugulat ka. Oh. May man papatunay na na mayroong gusto kang tinapatay na, pero bakit hindi ka na ano? Ganito, hindi ko alam yun. Oh. Okay? Mayroong kukwento dyan eh. Oh. Mayroong isang babae. Oh. Sa pagmamadali niya umuwi, sumurukat. Sumurukat kasi ba? Nung pagsurukat niya, nakarating siya doon sa bahay niya, okay naman. Kinabukasan, may nabalitaan, may babae din pala dumaan doon. Sumunod. Parang dumaan lang din doon, mas sumurukat din. Nagahasa, brad. Oo. Nagahasa ang babae, pinatay pa. Ngayon, nung nahuli siya, ininterrogate siya. Sa pag-interrogate pa, pag-investigasyon, may naunang babae, ininvestigator babae, dumaan ako dyan ha. O bakit di mo po nireward mo? Sagot ng kriminal, bira, may nakatayo eh. Nakaganda ng espada eh. Dalawa kayo eh, mayroong tao eh. May lalaki. O di, hindi ako kumilos. Baka patayin lang ako eh. This is how God is acting, brethren. This is how God is intervening. The way that you don't know. Kaya nga may awin din eh. God will make a way. When there seems to be no way. Hindi mo alam kung paano kikilos ang Diyos, Brad, sa buhay mo. Yeah. Magugulat ka na lang. May example dyan eh, sa Biblia eh, sa Book of Numbers. Yung the talking donkey. Si Balaam, gusto niyang patayin yung mga ano eh, pukulamin niya yung mga ano ba, sumpain niya yung mga Israelites ba. Pag dadaan lang naman ng Israelites, papatungan ka na eh. Nung
dumanas na doon, sabi ni ano ni Balak, kung ano may course mo nga yung ano, si Balaam naman, ito naman si Balaam, sige, o pumunta na si Balaam doon. Abay, saka nagkabayo siya eh, sakay si Nungke. Nagugulat siya, ba't ayaw umusog, pinapalo niya. Yun pala, ang donkey, ang kabayo kapatid, nakakita na ng angel. Ang angel, nakaganyan na sa espada. Ano? Dadaan ka? Nakatayan kita? Ngayon, ito si Balaam, pinilit niya. Parang mag-forward ba? Nagsalita ngayon ang donkey. Nagulat siya. Anong sabi ng donkey? Ang tagal ko nang naglingkod sa iyo, ganito, ganyan. Tapos ngayon, sinasaktan mo ako? Gulat siya, bakit nagsalita itong donkey? At when God opened the eyes of Balaam, doon yung napagtanto na ang donkey pala, nakita na ng angel. Nung makita na rin ni Balaam ang angel, abay, takot siya. Oh, kita niyo, hindi mo alam kung paano kikilos ng Diyos, kapatid sa buhay. Amen. Why? This is the terror of God. Our God is terror. Hindi terorista katulad nila. Ganon siya kumilos pagka ang anak niya kinawawa na. That's right. Amen. Okay? Kaya nga ang sabi dyan, in verse 13, and who is he? Who is he that will harm you? Tell me. Who is he that will harm you? If ye be followers of that which is good. Kung ikaw ay mananampalataya, who is he that will harm you? Who is he? Tell me, please. Parang ganun mo. Kung ako siguro, tell me please. Sino ang... Sino... Huwag ka mag-alam. Ganunin ko lang liig yan. Putol yan eh. Balik yan eh. Bakit? Ang Diyos natin makapangyarihan eh. Amen. Ang Diyos natin ang makapangyarihan. Who is he that will harm you? If ye be followers of that which is good. In verse 14, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror. Huwag kayo matakot sa mga yan. Neither be troubled. Huwag kayo matakot. Minsan sa buhay, sino ba namang matapang sa atin? Ang mga matapang doon sa ano lang eh? De, atapang, ikaw, ganun ba? Yung mga doon. Di ba? Okay? Sino ba namang matapang sa atin? Pagdating na sa mga terror. Pero may Diyos tayo. Huwag may kalimutan niya. May Diyos tayo, kapatid. Sabi nga, may nabasa ako sa Facebook, sabi, they should not mess up to a person who knows how to pray. Ito daw mga tao, yung iba daw, dapat mag-ingat sila sa mga tao, katulad natin, na marunong manalangin. Kasi ang sabi ng Diyos diyan, His ears is upon the prayer of the righteous. Amen. Okay? Amen. Kaya mag-ingat yan. Mga amo natin, mga ano, ganito, ganyan. Mag-ingat sila. Dahil tayo, may Diyos tayo. Marunong tayo manalangin. Sure. Pag oras na ipanalangin natin sila, Lord, patsyar ako ng patayin mo ngayon ako delikado. Ipaglasin mo na lang yung mam. Grabe na ako manalangin mo, brad. Panalangin mo, patayin ako. No? Ginawa mo, criminal. Sabihin mo, Diyos, no? Huwag naman ganun. Kawawa naman. Kasi baka mamaya, tutuluyan ng Diyos eh. Ay, sinabi mo eh. Sinabi mo eh. Oh. Ano gusto mo? Paligsa natin sa pisom yan? Kawawa naman. Oo. Okay? Huwag naman ganun, no? Alright? Pero mahirap yun. Pag nalalangin na yun, tutuharan ng Panginoon, may nakupo. That's right. Oh. Oh, kasi minsan pagka may nakikita nga akong bata, eh, Bisaya, nanalangin siya, oh. Nalangin agad siya na, Lord, tabangin ko! Tabangin ko daw. Tabangin ko, sabi niyo. Kawawa naman, nangyari bata. Pwede nalangin na ganun. Okay? So, brethren, do not forget, the terror of the Lord can cause panic, can cause the people round about us. Patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Yun lang. Yun lang. Pastor, ibang takot ko eh. Anong terror? Sawa ko? Bah,
ayos ah, tago. Terorista, sawa. Okay, pag maghingi ng padala, eh, delikado eh. Bisa ba ganun, no? Alright, so amen brethren, I hope you learned something today. Amen. About the terror of God. Like Jacob, like Apostle Peter, sino pa man, like Joshua, like Moses. They know, they knew the terror of the Lord. Amen? Let us stand, let's pray. Malapit din yung kanta rin, the terror of. Pat, ayos na. Okay. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the beautiful words today. Patawad, Panginoon, sa aming kasalanan, O God. O Lord, help us, O God, in our daily lives. We have fear sometimes. We are afraid sometimes, O God, for many things. Anxieties and all others, O God. Lord, today, a reminder unto us that your terror, because you are looking unto us always, O Lord. Your eyes is upon us and your face is upon the people who are doing evil. Protect us, O Lord, always. We are weak, but strengthen us. Through the Holy Spirit of promise that dwelleth in us, help us always. Today, salamat Panginoon sa lahat ng mapapalad. Salamat sa victory ng aming panambahan. Salamat sa mabisita ang ginapanood. Salamat sa salita. Sa temporary namin paghiwa-hiwalay, sa natanim po kami sa daanan, iiwas ng kapamakan, nidako po kami sumuntahan ng payapatintas. Salamat po sa biyaya ng pagsalusuluhan namin mamaya. Pagpalain niyo po at pagkalisin, bigay sa amin ng kalakasan physical. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Physical needs, help us, O Father. And all these things we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Amen. Amen.